Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahi kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Marhay nagabsok sa Indo in Tiro. Ito'y salitang Bicolano po na ang ibig sabihin ay magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwentong kababalaghan dito sa aming probinsya. Ako nga po pala si Anton, hindi ko tunay na pangalan. Dahil sa quarantine life pa rin, idadaan ko na lamang sa pagkukwento ang aking kabagutan. Noong araw, taong 2005, mahilig kaming magpipinsa noon na maglaro ng tagutaguan, lalo na't kung kabilugan ang buwan. At saka, mapunong mapuno pa sa amin noon. Isang gabi, habang naglalaro kami at ako yung taya, sa aking paghahanap, ilang minuto na ang nakakalipas, ay wala pa akong nahahanap ni isa sa kanila hanggang sa makaabot na ako sa puno ng akasya. Masyado tong malaki at maugat. At ito ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan at ng mga tao sa aming lugar. Pag-ikot ko sa puno, nakakita ko ng maliit na liwanag at may boses na tumatawag sa akin. Napakalambing at maladyosa ang tono ng boses nito at para ba akong makakatulog sa bawat tawag niya sa aking pangalan. At habang tumatagal, lumalaki yung liwanag at hanggang sa masakop na nito ang buo kong katawan. Dahil sa takot ko, hindi ko namalaya na nawalan pala ako ng malay at paggising ko, nakita ko ang isang malaparaisong lugar tulad ng nakikita natin sa mga fairy tales. Pero kakaiba ito na sa bawat lakad ko ay may nakasunod na mga alitap-tap. Dahil sa bata pa ako, hinayaan ko lamang iyon. Isipin nyo, yung lugar na halos ang daming prutas na noon ko pa lamang nakita. May malalaki at maliliit. At yung mga halimuyak nito'y nakakagaan ng pakiramdam. Pati na rin ang mga halaman sa buong paligid nito. Sa di kalayuan, may nakita kong isang babaeng may mahabang puting kasuotan at nagkikintabang balat nito na tinatawag niya ako sa aking pangalan. Ako naman, yung parang nahihipnotismo sa mga boses nito nang ako'y makalapit na sa kanya. Pinaupo niya ako sa upuang may napakahabang lamesa. Ang daming pagkaing nakahain dito at nakita ko na nagsidatingan ang kanyang mga kasamahan at sabay-sabay silang nagsisikain. Inalok ako ng babae ng pagkain pero ito'y hindi yung kadalasang ibinibigay na kaning puti o itim. Ito'y prutas at isang manok. Dahil sa manok ito, kinain ko rin iyon at yung tubig nila ay galing sa batis. Ang saya ng buhay doon, nagugustuhin mo nang manatili. Pagkatapos doon, ako'y nakatulog. At ako'y nagising sa mga ingay sa paligid at nagulat ako kasi nasa taas ako ng puno ng akasya. At takang-taka sila kung bakit ako nakaakyat doon. At halos magdadalawang araw na raw akong nawawala. Kinagabihan noon, inaapoy ako ng lagnat. Ako'y nauwi sa kumbulsyon. Yung nanginginig yung katawan dahil sa mataas na temperatura ng katawan. Dinala nila ako sa ospital at walang makitang findings ang doktor. Dahil sa normal naman ang lahat ng mga resulta ko. Kinabukasan noon, kami ay umuwi na ng bahay
Kahit hindi pa ako magaling dahil na rin sa baka tumaas ang bayaring namin sa ospital. Gabi-gabi ako noon inaapoy ng lagnat hanggang sa dumating yung punto na may naririnig akong mga boses na tumatawag sa akin pagpatak ng alas 12 ng madaling araw. At marami pa kayong maririnig na iba't ibang mga huni ng hayop sa labas ng aming bahay. Isa sa mga tiyuhin ko ang nakakita ng maraming alitaptap ang nakapalibot sa aming bahay. Pero hinayaan lang nila yon at baka nagkataon lamang daw. Pero lumipas ang araw ay tinutubuan na ang aking katawan ng itim na balat sa likod at tiyan. At kinalaunan, may nakikita na rin akong mga mukhang umaalon-alon sa hangin kapag mag-aalas 12 ng tanghali. Dahil sa awang-awa na si mama at papa sa akin, dinala na nila ako sa isang manggagamot. Noong ginagamot raw ako, ay nagwawala ako at halimaw ang tingin ko sa manggagamot. Umabot sa punto na nagsusugat na ang katawan ko. May mga dugo at nana na lumalabas sa aking mga sugat. Labas na ang ugat ng aking katawan at malapit nang maglaglagan ang mata ko dahil sa ito'y labas na at nangingitim na ang aking balat na halos hindi na rin ako makakain noon. Mag-iisang buwan din ang gamutan sa akin. At dahil sa sabi ng albularyo, isang nilalang ang gustong umagaw sa aking kaluluwa na gusto akong paslangin o patayin. At ito ang kanilang paraan para ako'y makuha o yung patayin ang katawang tao ko. Hindi naman ako nagamot ng albularyo ng tuluyan kundi pinaalis lang niya ang kapit sa akin ng nilalang na tinatawag nilang onglo. Ang kalahati ng mukha nito ay tao at ang kalahati ay impakto. Sa ngayon, ako'y patuloy nilang kinukumbinsi na sumama pero ito'y akin ng pinaglalabanan dahil sa pananampalataya ko sa Diyos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. From Anton. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Ana. Ang storyang ito ay tungkol sa aking kapatid na lalaki. Kung hindi po maganda ang pagkakakompose ko ng kwento, sana po ay pagpasensyahan o unawain nyo na lamang. Umpisahan na po natin. Taong 2012 ng July 3, Holy Week, nang malunod ang kapatid ko sa dam, doon yun sa may Bohol. Pero hindi siya taga Bohol. Bale, doon lang po siya nagtatrabaho. Dalawang araw bago siya malunod, nanaginip ako ng patay na humihingi ng tulong at lagi niyang inaabot ang kamay niya sa akin pero ayoko dahil sa natatakot ako. Isang babae na mahaba ang buhok na may kulay ang umabot ng kamay niya at saka sila nawala bigla. Araw kung saan siya nalulunod. Nanaginip ulit ako. Magkaiba ang time namin dahil nasa ibang bansa ako. Tanda ko, alas 7 iyon ng umaga nang nagising ako dahil sa panaginip ko. Sa panaginip ko, may lalaking nalulunod na humihingi ng tulong. Kaya naman, iniabot ko ang kamay ko. Kung ano yung nasa panaginip ko, ganun ang actual na nangyayari. So, habang nananaginip ako, kapatid ko naman, nalulunod. Hinawakan ko yung kamay ng lalaki na nalulunod, pero masyado siyang mabigat at nahihirapan akong huminga. Para akong mahihila din pababa hanggang sa binitawan ko na yung kamay. Pagkabitaw ko sa kanya, siya naman yung paggising ko. Mga 5 oras lang yata ang nakalipas noon
Tumawag ang mama ko at sinabi na nalunod ang kapatid ko at hindi pa din siya nakikita. Para akong nabingi. Basta, tumulo na lang yung luha ko kasi nag-sink in ulit yung panaginip ko. Sabi ng mama ko, hindi pa daw nakikita yung katawan ng kapatid ko. Gabi na daw at may mga rescuer pa daw. Sabi ko sa isip ko, pero umaasa ko na sana buhay pa yung kapatid ko na kung patay na siya, magpakita na yung katawan niya at wag nang pahirapan pa yung mga rescuers. Kaya ayun, tumawag ulit si mama na nakita na daw. Ang sakit pala mamatayan ng mahal sa buhay. Para ka lang nakalutang. Dalawa lang kasi kami. Siya yung panganay at ako ang bunso. Iyak ako ng iyak. Nagpaparamdam siya sa akin kasi matapos yung dalawang araw nung bago ko makalipad papauwi ng Pilipinas. Pero hindi po ako natakot sa mga paramdam niya. Nailibing na namin siya kung kani-kanino siya nagpaparamdam. Sabi pa ng mga tumingin sa bangkay, bakit itim daw yung kulay ng kapatid ko? Naninitsit pa siya. Minsan, amoy putik. Kumakatok din sa mga pinto. Nakakarinig ka din ng mga merong naglalakad. Nagpakita din daw ito sa kapitbahay namin. Sabi ng kapitbahay namin, walang pantaas na damit yung kapatid ko at punong-puno ng putik ang katawan niya. Bumalik ako sa ibang bansa na sobrang sama ng pakiramdam. Ang hirap ihakbang ng mga paa ko. Hindi rin mawala sa isip ko yung mga kwento ng mama ko na meron daw dugo na lumabas sa ilong ng kapatid ko at dinidilaan ng pusa. Kahit tinataboy daw ang pusa, bumabalik pa rin at dinidilaan niya ang dugo ng kapatid ko. Kaya naisip ko, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kapatid ko. Habang nagtatanim ako ng mga rosas, sabi ko, Jay, mag-isa na lang ako. Gusto ko makita yung kung paano ka namatay. Marami kong narinig na kwento tungkol sa pagkalunod mo. Saka, kung ikaw yung napanaginipan ko bago ka malunod, sino yung babae? Yan yung mga katagang nasa isipan ko. Ayun, matapos ang isang linggo, nagsimula akong managinip. Unang gabi, yung pamamaril nila ng ibon. Nakita ko, hinubad niya ang t-shirt niya at nilangoy ang ibon na binaril at andon sa tubig. Yung ibon na nakita ko ay mahaba ang tuka at may pula sa dulo. Kulay ng balahibo ay itim na may pula. Malaki ang ibon. Ang ibon ay ibon ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Nakita ko na pinilit niyang inaabot ang ibon pero bigla na lamang itong nawala. Hanggang sa nahirapan siyang huminga kaya nagising ako. Martes Santo pala nalulod yung kapatid ko ng 12 noon. Bago pa sila pumunta para mamaril ng mga ibon, ang sabi niya sa boss niya na binangungot daw siya na namatay daw ito. Tapos, nakailang beses daw yung nagpalit ng damit bago umalis. At saka nun namatay na yung kapatid ko, may nagbukas daw sa kwarto ng kapatid ko na babaeng mahaba ang buhok. Pangalawang gabi, napanaginipan ko siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Pero, may mga nakasunod sa kanya na hindi niya nakikita. Kahit saan siya magpunta, nakasunod lang sa kanya. Ako pala, sa panaginip ko, nakamasid lang na parang andun talaga ako. Hindi ko alam kung meron sa inyo yung nakakaranas ng ganito. Hanggang sa ganun na tuwing gabi, dugtong-dugtong yung panaginip ko. Bale, isang buwan na ganun. Hanggang sa nakita ko yung babae na umabot ng kamay niya. Maganda yung babae. Pumasok kami sa loob ng simbahan. Unsa loob, may kabaong. Bale, kasama ko yung mama ko na pumasok. Sa kabilang dulo ng kabaong nakatayo ang babae
at ako naman sa kabilang dulo. Nagalit siya dahil sa pakialamera daw ako. Nakipag-away ako sa kanya. Ang magandang mukha naging pangit at parang matanda. Gusto nung babae na kunin pa ang dalawang anak ng kapatid ko. Matapang yung babae. Yung kapatid ko, nakahawak lang sa kanya na parabang sunod-sunuran lang. Hindi ako pumayag sa gusto ng babae. Ang sabi ko sa kanya, hinding-hindi ako magpapatalo. At ayun, nagising ako. Sabi ko sa isip ko, bakit niya kinuha yung kapatid ko? Na siguro akala niya, pati ako, matatakot niya din. Sa buong oras po pala na kada gabing nananaginip ako sa kapatid ko, laging mabigat yung katawan ko. Nag-iiba ang mood ko. Tapos, pansin ko, mas lalong dumadami ang mga nagpaparamdam sa kasama o sa bahay namin. At mga ilang araw na walang dugtong yung panaginip ko na hindi na rin ako inaantok. Tapos nun, bigla na lamang akong hindi makagalaw. Una, may batang lalaki. Umupo sa ulunan ko. Naka-Indian style ng pagkakaupo. Pinipilit kong gumalaw para makita siya. Pero, nag-uusap kami sa isip lamang. Sabi ko, sino ka? At bakit ka nandito? Sabi niya, wala, nandito lang ako para bantayan ka. Tapos, pinilit kong igalaw yung ulo ko kasi curious ako sa mukha kaso bigla akong inantok. Nung minsan naman sabi ng kasama ko sa bahay, meron daw akong katabi na ahas na natutulog. Napabalikwas ako ng bangon kasi may ahas. Ang tanong ko nasan? Sabi niya naman, nasa may unan natutulog. Kaso pagtingin ko, wala naman. Tapos noon, tumingin siya sa pinto dahil may lalaki daw na nakatayo at nakatingin sa akin. Ulit noon, hindi na naman ako makagalaw nang biglang may pumasok. Umupo sa kama at nilagay niya ang ulo niya sa may binti ko. Hinahawakan niya ang buhok ko at sinusuklay ng kamay niya. Gusto kong tingnan ang mukha dahil sa ang mukha niya. Nakatingin din naman sa akin habang nagsusuklay. Bale, ang position kasi, nakaside. Yung mukha ko, nakaharap sa may dingding. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Noong mga sumunod na gabi, napanaginipan ko ulit yung kapatid ko. Yumakap siya sa likod ko. Sabi niya, tama na, tama na. Lilingunin ko na sana siya ulit pero nagising ako. Noong mga sumunod na panaginip ulit, nakasakay daw siya sa jeep. Puno yung jeep kaya sumabit lang siya. Tapos nakita niya ako na malungkot. Pinahinto niya ang jeep at pinuntahan ako. Nagtanong siya kung bakit daw ako malungkot. Sabi ko, kasi iniwan niya na ako. Sabi niya naman sa akin, hinding-hindi daw yun mangyayari. Dito lang daw siya sa tabi ko at palagi niya akong babantayan at poprotektahan. Lagi niya daw akong sasamahan. Nga po pala guys, lapitin ako sa mga nilalang na hindi nakikita kaya gets ko yung ibig sabihin kung bakit ganun yung sinasabi sa akin ng kapatid ko. Nung sumunod na panaginip ulit, nagpapaalam na yung kapatid ko na magpapakasal na daw siya. Hindi ako pumayag dahil sa hindi ko kilala ang babae. Kaya ang kapatid ko hindi pumunta doon sa kasalan. Yung babae galit na galit sa akin. Isang panaginip ulit. Parang nakatira sa isang kubo pero may kasama naman siya na babae. Ang kubo nasa bundok malapit sa sapa. Maraming puno. Ang sabi niya, gusto na daw niyang sumama sa akin. Tapos noon, nagising na naman ako. Sa sumunod na panaginip ko, nakita ko yung kapatid ko na nasa loob ng parang malaking bakal na cage o kulungan. Ang dilim ng paligid niya. Sumisigaw o humihingi siya ng tulong. Pinipilit ko siyang tulungan.
Ang ilalim po pala ng kulungan niya ay tubig na kulay itim. Tapos, yung cage niya lumalayo sa akin. Yung kapatid ko, inaabot niya ang kamay niya pero hindi ko na siya maabot. Hanggang dito na lamang po. Sorry po kung hindi po siya masyadong nakakatakot. Marami akong napanaginipan tungkol sa kanya. Lagi niya akong inililigtas sa aking mga panaginip. Lagi nga din po palang may mga namamatay dun sa dam. Yung mga tipong nalulunod. Kaya may bantay dun na lalaking matanda. Sana balang araw, may lakas na ako ng loob para puntahan kung saan siya nalunod. Sa aking kapatid, huwag mo na akong isipin. Dahil kaya ko naman yung sarili ko. Pumunta ka na sa liwanag. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Ikaw yung pinaka-best na kapatid sa buong mundo. At patawad kung may mga pagkukulang man ako. Hanggang sa muli nating pagkikita. From Anna. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!